pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Buiko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang weeds o yung mga halamang tinatanggal natin sa hardin pero mayroon palang weeds na pwedeng kainin at maganda sa ating kalusugan. Tatalakayin po natin yan sa aming pagbabalik. Ito ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Ang makakasama ko po ngayon ay ang owner ng Flores Garden and Nature Haven Incorporated from Antipolo, Rizal. Kasama po natin si Ma'am Flor Tariela. Hello po! Hello! Good afternoon! Good afternoon, Ma'am. Ngayon, pag-uusapan natin medicinal weeds. Pwede ba nating i-explain ano ba itong mga weeds na pag-uusapan natin ngayon? Okay. Ang importante siguro umpisahan natin sa definition. Ano ba yung weeds? Okay? Ang definition kasi ng weeds ay yung mga halaman na sa iyong paligiran or sa iyong hardin na hindi mo gusto. Okay? So, kung hindi mo siya gusto, yan yung mga hindi maganda, masukal, o masyadong mabilis tumubo, nagiging parang damo na, gusto mong alisin. Yun ang definition ng weeds. Yung mga ayaw mo na halaman sa iyong hardin. Ang weeds ay hindi damo, tama ba, ma'am? Well, weeds, parang damo din siya. Kasi di ba yung damo, yung tinatapak-tapakan mo, parang baliwala. So, yun yung mga parang mga halaman na binabaliwala natin. Yun ang tinatawag natin na weeds. And generally, hindi mo siya gusto. In fact, sa totoo lang, kaya ako napunta dito sa weeds, yung nanay ko nagtanim ng talinum. Yan ang talinum yung nasa likod ko, okay? Nagtanim siya ng talinum sa aming garden dito sa Pasig. Eh, hindi ko siya gusto. So, gusto ko siya itapon. Gusto ko siya bunutin at itapon. Pero syempre, hindi ko magawa agad kasi tanim ni Mother. So, mapagalitan. Diba, no? O baka mapagalitan. But alam mo, ang nangyari, it was because of my ignorance. Kaya ako pala siya gusto itapon. Kasi, hindi ako nagagandahan sa kanya kasi naging tall and lanky yung talinum. Yung pala, pagka pinuprun mo siya palagi, gumaganda siya. Parang pag tinalbusan mo, gaganda siya, lalago. Eh ako, hinayaan ko lang siya. So, it became tall and lanky. Tignan mo yung bulaklak sa likod ko. Ang ganda niya, meron siyang pink flowers. But, okay, more importantly, gusto ko siya itapon. Kasi, hindi nga ako nagagandahan sa kanya, yung pala ay napaka-importante pala itong halaman na ito. Oo, kasi coincidentally, and by the way, I don't believe in coincidence, ha? Kasi I believe everything is God's intention in our lives, okay? Nagkataon, nung gusto ko siya itapon, na hindi ko nga magawa, kasi syempre nakikisama kay Mother, may mga nag-imbita sa akin ng mga kaibigan ko sa garden ni Yoyong Lao, who's a very famous landscapist. At doon, si Maurly Chow ko, yung eldest sister ni Ninoy Aquino, bigla niyang tinuro yung talinum. Tinuro niya. Tapos sabi niya, alam niyo tong halaman na ito? Ito ang nag-save sa amin at sa maraming tao nung Japanese time. Okay? De syempre, it caught my attention. Then remember, gusto ko siya itapon.
So, sabi ko, bakit? Ano, bakit mo sinabing nag-save sa inyo? Sabi niya, kasi ang bilis-bilis niyang lumago, ang bilis-bilis niyang tumubo. So, ito ang kinakain namin araw-araw. Oh. Okay? And it is rich in vitamin C. Oh, so nung sinabi niya yon, oh my goodness, yung aking ignorance would have caused me to throw away a wonderful plant. Okay. Eh, apat kami, si Noni Dolera, who I call my walking encyclopedia in plants. Alam niya lahat ng plants. Then we had Maur, Lichao ko, and we had Carmen Florento. Tapos, so sabi ko, wow, kung ganito pala, baka meron pang ibang halaman na parang talino, yung binabaliwala mo, yung pala marami palang uses. Yes. O, eh, ang galing-galing nung Noni Dolera. Siya yung president dati ng Fern Society and Nature, no? So, nagturo pa siya kasi alam mo, pag nagpunta ka sa mga, lalo na doon, I think that was in San Mateo where we went. Sa mga paligid, ang dami-daming mga damo-damo. Turo siya ng turo. Ito use nito. So, ang nangyari, sulat ako ng sulat sa notebook. Tapos, naisip ko, teka, kung ako interesado, siguro, marami ding magiging interesado. Okay? Kaya, alam mo ang nangyari doon sa yung encounter na yon, we were able to produce this book. Oops, don't throw those weeds away. Kasi yun nga, gusto ko siya itapon, eh dapat pala alagaan. Huwag itapon. Okay. So, yun ang naging istorya ko kaya ako na punta sa world of weeds. Ang ganda nung eye-opener, no? Gusto mong itapon. Tapos biglang ipapakita sa iyo na ito yung nag-save sa amin. Yes, yes, during the Japanese time. Oo. That nangyari to nung pa 2002. 2002. Yes, yes. Ma'am, nakwento ba nila paano nila 'to niluluto? Paano nila 'to kinakain? Ah, okay. Maganda 'yan. Yung talinom, pwede mo kainin raw. Raw. Oh, so nilalagay namin sa salad. Okay. Tapos, alam mo yung mga luto, yung samunggo, nilalagyan ng alugbati? Ako. Okay. So, kung wala kang alugbati, pwede mong ilagay talinom. Kung meron kang alugbati, edi lagyan mo ng alugbati at talinom. Oo. Okay? Ngayon, sa sinigang. Okay? Ang pagluto naman sa sinigang, iluto mo yung regular sinigang na luto mo. And then, pagka luto na yung sinigang, idagdag mo yung dahon ng talinom, tapos sabay patay ng apoy para hindi siya masyadong maluto. Mm-hmm. Oo. And then, kung meron kang mga, di ba, kumakain tayo ng mga scrambled eggs, o para naman medyo maiba-iba din yung lasa, lagyan mo ng slices ng talinom leaves. Mm-hmm. O de, ano ka, kasi alam mo, importante ang gulay sa ating diet, di ba? Oh. So yun, makakakain ka na kung may omelette ka, talinom omelette. And then, si Maur Lichao ko, because she's an excellent cook, gumawa rin siya ng talinom drink. Talinom drink? Drink, oo, talinom juice, okay? So, pinound yung ano, yung dahon ng talinom, so makukuha mo yung juice. Tapos kung gusto mo, lagyan mo din ng kalamansi. So pwede ka na, talinom kalamansi juice. Parang ang daming pwedeng gawin. And kung ano man yung ulam mo, at sakali kulang, kamukha nun yung sa omelette. Di ba parang nagkaroon ka na tuloy ng extender? Oo. with the leaves, di ba? So dadami, mas marami kang mapapakain. And ang maganda dyan, pinakamaganda dyan sa weeds, generally, hindi mo na kailangang i-fertilize. Diba? Kasi tumutubo siya, mabilis siya tumubo. Yes. So pagka ganon, you're eating it na walang chemical, is very natural. Malinis. So malinis siya. Oo. Ma'am, ano ang lasa ng talinom? Kasi sinabi mo sa akin, pwede siya sa sinigang. Maasim ba to? Meron siyang coating tangy taste, pero hindi naman. It's quite good.
Ano siya, para siyang kumbaga sa sinigang yung kangkong, yun yung ganon, parang yung gulay na isasama mo sa sinigang. Sabi nyo kanina, rich in vitamin C. Yes, yes, yes. Kaya iniisip ko, pwede sa sinigang, rich in vitamin C, baka maasim to. Hindi naman, hindi naman. May konting tangy taste lang, pero masarap siya. Opo. Magkano ang bentahan natin ng talinom pagka sa market? Ah, okay. Alam mo, hindi pa ganun ka-popular ang ano, no? Pero sa mga like Salcedo Market, dun sa mga organic markets, yung sa Centris, yung ganun, minsan nakakakita ko merong mga nagtitinda rin, pero ngayon pa lang siya nag-uumpisa. Kaya ang suggestion ko talaga, magtanim tayo sa ating mga bakuran para ano, yan ang aking battle cry, no Filipino should be hungry. Kasi yes, isipin mo, pag meron kang talinom, meron ka lang napipitas na gulay palagi. Mm-mm. At pwede mo kainin siya on its own eh. Mainam yun for you. Yung, di ba ngayon, sinasabi nila, huwag ka masyadong kumain ng processed food. Mm-hmm. O eh, ito nang the best. Raw. Ang panigil pagkakinain natin is yung dahon, kasama batangkay, yeah, kasama bulaklak, pwede? Pwede. So lahat, walang tapon? Wala, except yung roots. By the way, pag tinignan mo yung roots nito, okay, magtataka ka. Do you know how the ginseng looks? Mm-mm. Yung ginseng? Magtataka ka. Ang roots nito, pagka medyo matured na yung halaman, it looks like ginseng. Kaya nagulat ako nung nagpunta ako sa Malaysia and a friend of mine brought me to the Malaysia, to the Kuala Lumpur Botanical Garden. Alam mo ang tawag nila dito? Japanese ginseng. Because yung kanyang ano, kaya you can see it's really very nutritious. Di ba ang ginseng, sabi nga nila, aphrodisiac? Opo. So marami talagang benefits itong talinom. Hindi lang siya, yes, sa vitamin C, pati yun ang nabanggit nyo. Okay. Opo. Ano pa pong ibang health benefits na itong talinom? Ang mga fresh, kasi mga fresh vegetables, di ba, usually antioxidant, then it helps you parang mainam siya sa ating system. So it's very good to eat this, and especially if it's raw. Ngayon, gusto ko lang sabihin, dapat din pagka itong mga weeds, no? Kasi ang mga weeds, hindi lang talinom, maraming klaseng weeds na nakikita mo biglang tutubo. Kamukha ngayon, umuulan, pansit-pansitan, biglang tutubo yan, no? Just make sure na kung saan mo kinuha, alam mo kung saan ang galing. Kasi sabi nga ni Dr. Jimmy, baka nakakuha ka diyan sa malapit sa EDSA, maraming pollution. It's not that healthy. Or baka merong mga maraming pusa, aso, baka may mga ano. So just be careful. Oo, ganon. But usually, generally, yung mga leaves, mga fresh leaves are very good for our system. Yes. Ma'am, nabanggit mo yung pansit-pansitan. Tatalon ako muna dito. Ang mga health benefits itong pansit-pansitan? Kasi ito talaga yung karaniwan na nakikita ko sa daan eh. Sa daan, sa labas ng bahay. Once talaga na umulan, sisibol yan eh. Yeah, exactly. Well, yung pansit-pansitan, alam mo, it's commonly used for gout, for arthritis, yung mga pag hindi ka makalakad, di ba? Yan ang mga ano nila. So, you can drink it as tea or you can take it as direct. Raw din, okay? Pwede na. Pwedeng raw, oo. Yung mga dahon na ito, pwede mo kainin raw. Ang folklore herbal medicine for gout, kidney disorders, and rheumatic pain. Oo. Oo. Yung nga, parang rayuma, di ba? Yun ang mga pang ano nila eh. So, you can take it as tea. But okay, I am not a doctor. Pero alam mo, kahit na ano, you take everything in moderation. So, ang sinasabi nila, usually you take it but after 2 weeks, you stop. Yung parang meron ka ring rest. But okay, pero para maging clear, I am a gardener, ha? I am not a doctor. Okay? So by the way, this is our book, no? Which is, I think, the reason that you invited me is because of the book.
yung We the Boss. Okay. These are all based on our own experiences, the experiences of people we know. So yung amin mga experiential. But I'm happy to say that Dr. Jimmy Galveston, the former Secretary of Health, is our parang kumbaga in-house doctor because he does a lot of health and wellness in Flores Garden. Nakakatuwa lang din, ma'am, kasi ngayon, sa panahon na ito, katulad sabi mo, si Doc Jimmy is from Department of Health, na-acknowledge na yung mga medicinal weeds na sinasabi natin, and then yung mga herbs, kasi before, more on synthetic talaga tayo eh. Yes, yes. Pero yung matagal na talaga namang ang mga gamot from plants, di ba? At saka alam mo, ngayon ano, napakahirap ng panahon, okay? Sa totoo lang napakahirap ng panahon. So kaya I am advocating this kasi number one, kung meron tayong and we know the uses of these plants, no? So parang preventive ba? You can prevent, tataas na yung immune system mo, you can prevent it kasi yung raw plants in our system is good. Yes. Diba sinasabi nila processed foods limit mo. 'Di ba? 'Yun ang ano. So what better way than this weeds, okay? So lalakas na yung katawan mo, magiging mai-improve pa yung mga gut and your digestive system. So for me, napakalaking bagay na matutuhan natin ito, no? So you can prevent being sick by being healthy and kung sakali nagkasakit ka, pwede kang first aid. First aid, ito muna yung hanapin mo kaysa you will feel helpless. At saka, hindi ka nabibili. Lalo na yung mga nasa probinsya. Naku, ang yaman sa probinsya kasi sumusulput lang siya. Totoo. Hindi ba? Sumusulput lang. I think dito sa atin sa Manila, it's not going to be that easy. Pero sa probinsya, sayang kasi kung hindi mo alam ang daming diyan. Opo. Ang dami-dami. You know, I'll tell you ah, my sister, no? Minsan nagkaroon siya ng bisita Hora de Peligro. Meaning mga 10:30 alas 11. Okay? Meron siyang ulam, crab. Marami yung bisita, parang hindi kakasya yung kanyang crab. Alam mo, nagpakuha siya ng borbotak. Alam mo itong borbotak, talagang damong-damo ito. So nagpakuha siya ng 3 cups of borbotak, hinalo niya dun sa kanyang crab. Mm-hmm. Okay, I think crab omelette yung sa kanya. O, dinabusog yung mga tao na sarapan. Why? Freshly picked. Alam mo, ibang-iba yung freshly picked. So yung mga nasa probinsya, napakayaman. God is so good. Napakayaman ng mga damo-damo dyan sa probinsya na pwedeng gamot, pwedeng pagkain. Mm-mm. Yun nga lang po, yung information. Kasi katulad nga, sabi nyo kanina, yung ignorance. Kung hindi natin alam, papatayin lang talaga natin yung mga halaman po na ito, yung mga weeds na ito. Yes. Kasi hindi natin alam, akala natin, ano lang, damo lang yan. Damo-damo lang. Naku, alam mo, yung talino, ma, and ano, look how beautiful it is. In fact, in my garden now, nagbubulaklak siya, no, ng pink. Napakaganda. But it's because now I know that you need to prune it para lumago siya. Bait talaga ni Lord eh. Kasi parang kumbaga yung talbos ng kamote. Habang, di ba kaya tawag na talbusan mo yan? Habang mong tinatalbusan, lalong lumalago, lalong gumaganda. Opo. Kaya nga, ang ano ko po dito, ang take ko dito, lahat po ng pangangailangan ng tao ay binigay na ng Diyos sa atin. It's for us, paano natin ma-maximize yung business na binigay niya sa atin. Kasi sa paligid-ligid lang natin, meron tayong makikita ng mga medicinal herbs, may mga weeds na pwede nating pang-cure sa sarili natin. Oh. And taktong pagkain po, di na tayo kukuha sa labas. Oh. Ma'am, pag-usapan natin, Nature's Pharmacy, ito na yun eh, di ba? Yes, yes. Well, okay. Ang maganda, ito no, ito yung natutuhan ko rin kay Dr. Jimmy. Kasi dati, ang akala ko, okay, ito pagkain na weeds.
And by the way, nakakatuwa kasi pagka yung weeds na edible, ang tawag namin weedible. Weedible. Oo. Pagka weeds na medicinal, ang tawag namin weedicinal. Weedicinal. Ah, ang cute. Ano yan? Na-coin niya nung kaibigan ko from La Union, si Sally Salvaburo. Siyang nag-coin niyang words na yan. But ang maganda dito sa mga halaman na ito, yung weedible, weedicinal. Mm-hmm. At yung medicinal, pwede rin siyang weedible. Meaning, hindi, it's not necessary, okay, na porket edible siya, hindi na siya medicinal or medicinal lang siya. I'll give you an example. If you will look at the cover of this book, ha? Huh? Okay, don't throw those weeds away. Tignan mo yung cover niya. Okay, but anyway, ang cover niya ay Botones Botonesa. Itong Botones Botonesa na ito ay damo. Okay, talagang damo. I used to work in Citibank. So one time I visited Citibank Cebu. Mm-hmm. And our head there, si Tito Solomon, was telling me about the Botones Botonesan, okay? And dun sa mga barrio, pagka merong dengue, ito ang kanilang pinapainom. Okay. Anyway, yung anak namin, dalawang anak namin, nagkaroon ng dengue early 2000. Oh. So, because natatandaan ko ito, so naghanap ako ng Botones Botonesan, pinainom namin. Okay? Alam mo, their platelet improved. Okay. 2 years after, yung son namin, nagkaroon na naman. Ng dengue. Okay? And pinapakuha ko yung platelet, okay? And nakita that he had the dengue 2 years ago. So, pinainom na naman namin ng Botones-Botonesan as tea, no? As tea. And gumaling na naman siya uli. Okay. Narinig ito ng isang kaibigan ko. So nung narinig niya, humingi siya sa akin ng Botones-Botonesan. Ang ginawa niya, tuwing meron siyang maririnig, di ba kung minsan season niyang dengue, so ang daming ano. Ang ginawa niya, tuwing meron siyang maririnig, papadalhan na niya ng thermos ng Botones-Botonesan. Because, di ba, not everybody is open to this. Pero kung may thermos ka na, or just drink this tea, di ba, parang mas madaling ano. Okay. So lahat ng pinadalhan niya, 100% kumaling. Okay. Wow. Okay. Now, my own assistant in PNB, yung anak, nagkaroon din ng dengue. So, pinadala na naman nitong kaibigan ko Botones-Botonesan tea. Yes. Ang nangyari, kasi lahat ng pinadala niya, yung platelet, tumaas agad. Ito, yung assistant ko mismo, hindi tumaas, bumaba pa. Oh. So nagre-report siya sa akin. Sabi ko, bakit kaya ganon? Pero since naniniwala siya dito sa Botones-Botonesan tea, hindi niya inalis kasi naka-thermos, di ba, pagbigay. Pinainom pa rin niya. You know pala what happened? Sakali, bumaba, di ba, baba ng baba yun eh, no? Sakali, kahapon ang baba, 100. Ngayon, bumaba pa rin, pero 50 na lang. Meaning, less yung pagbagba. Pagkatapos, at saka siya nag-stabilize, and then, started to go up yung platelet. So, ito ha, sa akin, experiential yung akin. Opo. Okay? Experiential. Lahat ng nabigyan namin nito na may dengue, lahat gumaling. Experiential. So, parang, there is no reason not to do it and there's no harm. Ang importante lang ngayon is malaman natin, ano ba yung Botones-Botonesa na yan? Damong-damo. Hindi tayo dapat mawawala ng pag-asa miski na may sakit, pero the best is prevention. Yes. Mag-alis na tayo ng mga tubig-tubig sa tabi natin, yung lalo na pag kumuulan, di ba? I mean,
let's help ourselves na hindi na tayong magkakasakit. O, yun. Opo. Ma'am, yung ano, Damong Maria. Ay, favorite ko yan. Yes, pag-usapan natin. Ano ba mga nagagamot ng Damong Maria? Pwede po ba natin pag-usapan sa ating pagbabalik? Okay. Ito po ang agree ako dyan. Babalik po ang agree ako dyan. Kasama ko pa rin po si Ma'am Flor at ang dami ko na nga pong natututunan tungkol sa mga weeds. Ayan. Mga medicinal and edible, yung weedibles and medicinal. Yan, yun ang gusto ko. Ma'am, naiwan ko yung tanong, yung Damong Maria. Ayan, nasa likod po yung Damong Maria. Pinatuyuyan. Okay. Right, Damong Maria. Ano-ano po ang mga nagagamot na to sa atin? Okay. Yung Damong Maria ay aking favorite. Ang tawag ko dyan, ang aking band-aid plant. Band-aid plant? Band-aid plant, oo. Ang maganda sa Damong Maria, meron siyang antifungal, antibacterial, antiparasitic, and anti-inflammatory properties. Oh, so ito, pagka meron kang open wounds, pwede mo dikdikin to, saka mo ilagay doon, tama? Ay, very good. Galing mo. Ang galing mo. Okay, I'll tell you my story. So, meron akong Damong Maria ang halaman. Eh, ako gardener. Lagi akong may gunting. Siyempre, paminsan-minsan, accidentally, na nagkaroon ako ng konting cut, sugat. Okay? So, it was bleeding profusely. Iniisip ko, ano kayang ilalagay ko dun sa aking sugat. Anyway, naisipan ko ilagay yung Damong Maria. Kinuha ko yung, nilinis ko yung dahon, dinikdik, kinuha ko yung juice, and inano ko, piniga ko dun sa aking cut. Believe it or not, the cut closed instantly. Wow. And the bleeding stopped. Of course, let me say, hindi naman yung malaking-malaking sugat. Ha? I mean, you know, but really, immediately, it stopped. Kaya ang tawag ko sa kanya is my band-aid plan. Okay, itong pandemic, yung asawa ko nagsishave. Na isang linggo na pala siyang hindi nag gumagaling yung kanyang sugat. Parang bruise dito, 'di ba? Yung sa pag-shave. Tapos naalala niya, ano nga ba yung Flor, ano nga ba yung damo-damo diyan? Sabi ko yung Damong Maria. O so binigyan ko siya. O gumaling agad. Napakaganda nitong halaman na ito, itong Damong Maria na ito. And by the way, yan palang mga gamot, no? There are two applications, two general applications. Number one is yung pinag-usapan natin na pwede mong kainin na raw, di ba? Pwede mong isama sa gawing ulam. Okay, yeah, that's the way to take it. Or you make it into tea. And we said yung paggawa ng tea, there is the decoction, which is yung binoboil mo, yung water and the leaves, no, or the bark, okay? And meron yung infusion, which is inilalagay mo yung dahon dun sa boiling water. Yung mayana, maganda din yung mayana. Or ikmo, okay? Pwede mong ilagay yan sa mga sore joints. You can add VCO, yung virgin coconut oil, para masarap, di ba? At ang isa pang natutuhan ko, yan, katakataka, merong, if you're familiar with katakataka, medyo makapal yun eh, yung dahon nun. You can heat it over candle. Ay nako, tapos ilagay mo sa isang sore joint. Ay nako, how soothing. Mga pantanggal po ng lamig. O yun. Napakasarap. Oo. Pwede na tayo maging arboral. Pero ma'am, kasi sa lahat naman po talaga nagsimula ng mga medicine natin, dito sa mga damo-damo po talaga, ito na lang po na-invento talaga yung mga synthetic.
Ma'am, itong talinom na kanina pa natin pinag-uusapan, paano ito padamihin? Binhi ba ito? Cuttings? Ah, okay. Napakadali. Okay. Kwentuhan muna kita kung bakit, paano yan napakadali. Nagsalita ako sa isang graduate school. Tapos, nagbigay ako ng contest. Ang prize ko ay isang talinom. Mm. Okay. Nung nalaman ng mga graduate, ng mga estudyante, kung ano yung benefit, lahat sila gusto nila, meron sila, isa lang yung aking prize. Oh. alam mo ang ginawa nung ano, malaki, medyo malaki. Alam mo ang ginawa nung nanalo? Since alam niya na sinasabi ko na madaling padamihin, after several weeks na gumraduate sila, konti lang naman sila, I think, kasi graduate school, parang they were only 15, nabigyan na niya yung lahat ng kaklase niya ng talinom, because medyo malaki yung plant, nag-cut siya ng stem, sinuksok niya, lahat ng sinuksok niya, tumubo, ganon kadali. Mm. Yung mga, by the way, marami kasing mga nagsasabi, ay, sa akin hindi tutubo kasi wala akong green thumb, okay? Oo. Okay, yun yung mga excuse. but gusto ko sana sabihin, dito miski brown thumb, pwede tutubo. However, okay, let me tell you, that green thumb, brown thumb is not true. It's a myth. Because kung alam mo kung ano ang gusto ng halaman, lahat yan tutubo. Alam niyo po, I used to say that, yung wala akong green thumb, ang napapatubo ko lang munggo. Pero last time, nakapagpatubo po ako ng kamatis. Hindi, basta alam mo yung kailangan ng halaman, malalaman mo kung makakapagpatubo ka. Oo. Kasi alam mo, ang halaman parang tao. Mm-hmm. Yung iba gusto matubig. Di ba yung iba ayaw ng tubig, like yung mga cactus, snake plant, o kung alam mo yon, edi gagawin mo kung ano yung gusto niya, tutubo siya. Yes. Ma'am, pag-usapan natin yung Flores Garden. Garden ay located sa Antipolo. Napakaganda na inyong location. Malamig. Oo. Tsaka medyo mataas. Mataas, opo. Ano-ano makikita natin sa Flores Garden, ma'am? Ah, syempre, ang una niyong makikita itong ating mga weeds. Kasi gusto kong makita ng mga tao, no, na ano yung itsura, kasi iba yung pinag-uusapan lang at saka makikita nyo para pag makita mo, ay, ito pala yon, okay? In fact, so yon, makikita mo, meron kami doon, ang tawag ko ay Hardin ng Buhay. Hardin ng Buhay. Oo, ay, napakaganda. Kasi ito nagbibigay ng buhay sa atin, so doon makikita mo na yung widibo, yung mga edible plants at saka yung mga medicinal plants, which includes the weeds. Mm-mm. Tapos meron din tayong grow fresh air. Kasi itong mga halaman ay nagbibigay sa atin ng fresh air. Sabi ko nga, pag nagpunta ka sa emergency, hindi ka makahinga, hindi ba hinihingin mo oxygen. Di mag-produce ka na ng oxygen, magtanim ka ng halaman. And I encourage everyone, sa loob ng bahay ninyo, even now, maglagay kayo ng mga magagandang indoor plants na kumukuha ng mga gas, mga bad air, at nagbibigay ng oxygen. You know, ang mga example nito ay ang mga napaka-ordinary. Pothos, snake plant, spider plant, peace lily. Di ba yung mga ganon? Napaka-ordinary sa atin. Maglagay lang kayo and you will see a difference in your ano. And then, meron tayo dong kasi yung sister ko, si Kay Jimenez, is the bamboo queen, katabihan ng Flores Garden. So, meron akong bamboo forest. Oh. Okay? Yeah. So, parang pagka nagpunta ka doon, marami ding oxygen. Kasi yung bamboo, di ba? Maraming yan. And by the way, the biggest grass is bamboo. Bamboo, yes. Oo. Ang bamboo, 4 taon lang, hindi mo papatayin, meron ka nang aanihin. Kaya, I also encourage people to plant bamboo. Tapos, meron tayong Hardin ng Buhay, God's Pharmacy, Grow Fresh Air, Bamboo Forest, meron tayong Hanging Bridge, okay? Wow. Ang gano'ng kalaki ang Flores Garden? Mga 5 hectares. 5 hectares? Nako. Oo.
Tapos meron tayong hanging bridge, meron akong vermiculture, okay? And then meron din kami doon kasi ako, I really want, kasi ganito. Okay, 'di ba I am encouraging everyone to eat vegetables, ito ngang weeds, no? Eh kung mga vegetables mo inisprayan mo ng chemical. Sabi nga ng mga taga-probinsya, yun daw mga taga-Maynila, matitigas ang sikmura. Kasi, sabi ko, bakit? Kasi, kay spray lang namin, kinakain na nila. Kasi hindi mo nakikita, di ba? Hindi mo naman nakikita kung bagong spray, okay? Okay, so, nagtuturo kami doon, kasi ang Flores Garden is accredited by the Department of Agriculture, Agricultural Training Institute. So, we teach natural farming. Na kasi ikaw, alam mo ba na yung mga kinakain mong isda, yung mga laman loob, yan ang maganda sa halaman para gumanda ang dahon at lumaki siya ng mas mabilis. Eh, tinatapon lang natin. So, ang ginagawa ng Flores Garden, nagtuturo kami, paano mo ito gagawin para maging maganda siyang sangkap sa iyong lupa at sa iyong halaman. Tapos, alam mo ba kung anong sikreto ng pagpapabulaklak at pagpapaprutas ng halaman? Yan ang gusto ko pong malaman. Alam mo, ang halaman ay parang tao. May bata, so kailangan yung sinasabi ko na mga parang ano to, nitrogen, yung sa fish, no? Fish amino acid, ganon. Pagka medyo malapit na siyang magbulaklak, parang dumalaga na siya, kailangan ng calcium. Diba? O, paniwala ka doon. O, anong best source of calcium? Kakain tayo ng bulalo, tatapon natin yung buto. Sayang, naging basura na. Diba? Pag dinapon mo, basura. Whereas, yung technology, gawin mo siyang bones, yung sa bones, calcium. And then mai-spray mo siya. Of course, there's a technology how to do it, no? Nilalagyan mo siya ng vinegar. Pero yon, ako without fail, basta nag-spray ako ng itong bones technology kasi calcium, talagang yung halaman magbubulaklak. Mai-indo siya magbulaklak. So, yon, tinuturo yan. Yun ang mga ano namin. Tapos, vermiculture. So, yung mga basura, okay? Yung mga basura, ginagawang compost yan pagkain ng bulate, no? Ang sa akin is yung African nightcrawlers. Oo. Eh marunong ka pala eh. Alam mo pala. yon mga ano. Pero ang isa pang natutuhan namin which I have also in Flores Garden, yung leaf mold technology. Alam mo ba how God is so good? Alam mo ba ang pinakamagaling na fertilizer para sa halaman, yun mismong dahon niya. Pag yung mismong dahon niya nabulok at naging lupa, at yun ang ilagay mo uli sa kanya, eh yun ang kanyang the best. Can you imagine how simple, no? Kung ano-ano pa yung iniisip natin. Ngayon, maganda rin na meron kang livestock, okay? Mm. Kasi yung mga pupunong livestock, maganda rin, you know, ng goat, pigs, chicken. Oo, yon. Rabbit. Very good. So, may rabbit ka, ma'am? Meron ako dati, pero wala na ngayon. Ang meron kami ngayon are ducks. Pero ano lang, yung backyard lang. Ducks and chicken. Yung husband ko, merong goat. Kasi, by the way, my husband is also into farming. Sa kanya naman, Ed's Farm. Ako, ang Flores Garden is ATI accredited. Yung Ed's Farm is TESDA accredited. TESDA accredited. Oh. Wow, perfect combination. Oh, yes. Ayan. So, yan yung mga makikita natin sa Flores Garden. So, maliban sa mga weedy balls and medicinal, marami pa palang ino-offer po ang Flores Garden. Yes. Ma'am, paano naman tayo makakapunta dyan? Pwede ba kami magpa-reserve? Paano ba yung pandemic? Yes. I thank you. Lalo na ngayong pandemic, important, We accept visitors, lalo na kung you're fully vaccinated na and you are or you're within your own bubble, okay? Please call Flores Garden, okay? Ang nagko-coordinate sa amin ay si Feli, 0919-556-7121.
Okay? Tawag muna kayo para sigurado na, you know, that you will be entertained. Okay? Yes. Maayos yung schedule. Baka meron kayong kasabayan na schedule. Oh, yes. Opo. Ayan, yes. Baka minsan, baka dalaw dyan yung lola ko kasi nasa Manila. So, gusto niya talaga bumalik ng probinsya. Pero hindi pwede. Kaya maganda kung merong ganyan na makakasalan siya, no? Yes. At saka ngayon, saka malamig. Medyo masarap sa Antipolo. Alam mo ngayon, okay, kasi puro weeds, no? Pero ngayon, I just like to tell you also, I would like to venture into vanilla. Vanilla. Kasi nalaman ko na yung vanilla is the second most expensive spice in the world. And we found out, kasi meron akong konting tanim, it's growing very well. And then I found out meron palang mga nakakapagtanim na nakakapag-flower na, so we have now forming a new group, and we are asking the Department of Agriculture, and they're very supportive to include it as a high value crop. Wow. Ako, looking forward kami diyan, ma-interview ka namin about naman vanilla, hindi, nakakatuwa. And also, so kung merong mga listeners na merong vanilla, you know, to join us, para we will have one industry. Can you imagine kung ano, kasi halos lahat ng vanilla synthetic eh. Tapos if the Philippines can be producing real vanilla, yes. Wow, ang galing ng ating mga products. Opo, magandang opportunity yan eh. Naku, looking forward ako nung makausap naman kayo tungkol sa vanilla. Ma'am, thank you. Napakaraming learnings today. Yes. So, I just wanted to tell everyone, no? We should not be hopeless. Magtingin-tingin na tayo ng mga halaman kung ano meron tayo, at saka magplant. I'm not saying, by the way, na wag magplant ng ornamental. Pero dagdagan nyo na nitong mga edible and medicinal plants, including weeds. Yes. At saka yung mga weeds naman natin, ito yung magaganda rin, katulad nung nasa likod nyo? Oo. Akala ko nga pangit yan, pero maganda pala. Meron pang flower. Opo, may mga flower. Ang gusto ko yung ano, botones, botonesa. Yan. Ay, nako. Para ready pag may dengue. Itong botones, botonesan, okay. Alam mo kasi, nag-ano kami ni Dr. Jimmy. Ako, ang botones, botonesan is hanggang dengue lang. But you know what? Si Dr. Jimmy, ni-research niya, you know what it is also good for? Ngayong pandemic, sabi niya, ang dami sa ating anxious, parang hindi makatulog. Yung palang botones-botonesan is very good to calm us. Oh. Oh, so you drink it as tea, ha? Huh? And it has a calming effect. Pero we're even going one step further. Kung ano man meron kang, ano, idagdag mo na, you cut the leaves of the botones-botonesan and include it in your dishes, then makakalma ka na. We need that now. But most of all, to calm us, we need Jesus Christ. Yes po. Ang source ng peace. Yes, yes. Huwag natin kalimutan yon. Yes. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. At sobrang inspiring niyo po. Salamat po. Thank you so much. And God bless. Yes, ma'am. At sa ating mga kababayan, isang kaalaman na naman po tungkol sa agrikultura ang ating napag-usapan. Ang medicinal weeds or medicinal at weedy balls ay mga halaman na kalumit binabaliwala pero napakaraming purpose. Kaya naman po salamat po sa ating guest, si Mom Flor, at sa kanyang pagbabahagi ng kanyang mga kaalaman. Hanggang sa muli, ito po ang Agria Kudyan.